Hello everyone! Maganda araw po sa ating lahat mga kalingap sa mapagpalang araw na muli. So for today's vlog, eto nga, napaiyak itong si Tatay Raysan mga kalingap. Bakit kaya? So pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe Bal Santos Matubang Kalingap Rob Ate Edna Vlogs at yung aking YouTube channel. Gandang Emmy sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So eto, panoorin po natin. Welcome to my channel. Makapaniwalang wala na yung asawa ko ay kaya pinaulit-ulit ko sa kanila na ano. Para sigurado ka ako na kung talagang patay na buhay pa, ayaw ko sana mag pagpintuan niya kasi naiiyak pa ako eh. Hindi ko pa kaya talaga na wala yung asawa pa eh. So ayan mga kalingap, etong si Tatay Raysan is pinuntahan po ni Kuya Bal, no? Binisita at para kumustahin. At eto nga, napag-usapan nila dyan. About dito doon sa mama nila Rachel, no? Sabi nga ng tatay ni Rachel, kapag yung asawa niya ang pinag-uusapan is talagang naiyak pa rin po siya, no? Kahit 2 years na yung nakalipas is hindi niya talaga malimot-limutan. Hindi, yung sakit na nararamdaman niya is nandyan pa rin, no, mga kalingap. Kaya lagi siyang napapaiyak kapag ganyan yung napag-uusapan at siyempre, kumbaga masakit sa dibdib niya na yung biglaan ba, biglaan yung pagkawala ng kanyang asawa, no? Kahit 2 years na nakalipas is sariwa pa rin sa alaala niya yung mga nangyari dun sa kanyang asawa, mga kalingap. Kaya itong pagmamahal ni Tatay Raysan dito sa kanyang asawa ay talagang sobra yung pagmamahal niya dito, no? Kaya nga sabi nga niya is hindi siya nag-aasawa kasi itinutuon niya yung pansin dito sa kanyang mga anak, no? Kasi halimbawa daw na kapag mag-asawa siya, baka mamaya yung mapangasawa niya is yung mga anak niya ay apihin lang, no? So, nakapokus talaga siya dito sa kanyang mga anak, mga kalingap. Kaya lang, itong si Tatay Raysan po, mga kalingap, is may sakit, kaya hindi siya makapagtrabaho. Nagmi-maintain lang siya ng gamot, nagpapagaling po siya mga kalingap. Hopefully, yung sakit niya po ay gumaling, no, mga kalingap. So, ituloy pa po natin. Itanong ko lang po sa'yo, Tatay Raysan, no? About kay Rowel of Malalag. Meron ba kayo pinag-uusapang dalawa na kasunduan? Wala naman. Wala naman. Basta, wala naman. Ang sabi ko lang kay Rowel lagi. Ang nagana ko, mag-ingat kayo lagi. Mm. Kung talagang, ano, kung talagang kayo yan. So, ayan mga kalingap, narinig natin mula kay Tatay Raysan na hindi naman siya, wala siyang hadlang dito kay La Rowel at Rachel, no? Ano nga siya eh, yung sabi nga niya is kung sila, at saka si Rowel naman daw is makakapag-antay, no, mga kalingap. Makakapaghintay siya sa tamang panahon. So, sabi nga ni Tatay Raysan is si Rowel naman is ano naman po yung ginagalang niya si Rachel, mga kalingap, no? So nakakatuwa na si Tatay Raysan ay talagang botong-boto dito kay Rowel, no, mga kalingap. Kaya nga si Rachel kapag sinasama ni Rowel sa mga pagbablog, sa mga feeding, is pinapayagan po siya at sabi nga niya is inihatid naman itong si Rachel at kapag inabot to ng gabi dyan sa kanila is diyan na niya pinapatulog, no? So, maganda yung relationship ni Rowel dun sa family ni Rachel, no? Kahit si Tatay Raysan dun sa family ni Rowel is ano po siya, no? Hanga po sa pagiging maasikaso. Talagang yung pagtanggap nila, especially nung pumunta sila sa Malalag, sa Davao, is talagang asikasong asikaso po sila, no, mga kalingap. Kaya
sabi nga ni Tatay Raisan, is hindi niya makakalimutan yun, o, di ba? So, eto, mga kalingap, may napanood tayo dito kay Vincent Caliada sa sinabi naman ni Rachel about dito kay Rowell. Eto, panoorin po natin. Salamat kay Rowell. Masasabi ko lang siya, the best. The best. The best. The best. The best. Yeah. Wow. Kaya, kung sakali man dumating yung panahon, kami talaga. Nasasagutin ko siya. Nasagutin mo siya? Kasi sobrang swerte ko na. Kasi na may lalaking ganun po. So sa ngayon, priority? Ayun, priority pa rin ang pag-aaral. Yes. Kasi lalating na din naman po tayo sa panahon na ganun po, nasasagutin din natin siya. Kasi hindi naman na po siya, ano, parang kilalang kilala ko na po yes. siya. At buto pati sila papa man. Pamilya niya po. Basta ano? Po, sobrang babait po nila. So ayan mga kalingap, nakakatuwa naman itong si Rachel, no? Nagulat tayo dito sa kanyang sinabi. Hindi yung tinanong ni Vincent, no? Na pag dumating yung panahon at sila, sasagutin niya si Rachel. Ay, si Rowell. Oh, wow! Grabe mga kalingap. Nakakatuwa, no? Nakakakilig, no? Na talagang sabi nga niya, si Rowell daw ay the best, no? Kilalang kilala na daw niya si Rowell. So, talagang ano si Rachel, no? Ano din siya kay Rowell, mga kalingap. Siyempre, yung mga pinapakita ni Rowell naman is talagang totoo. At yung family ni Rowell is boto rin naman kay Rachel. Kahit yung family ni Rachel ay boto naman kay baligtad ata. Yung family ni Rachel is boto naman kay Rowell, no, mga kalingap. Kahit yung tatay, si Tatay Raisan, sabi nga niya is kung sila talaga, hindi naman siya hadlang at hindi naman siya hadlang doon sa kay Rowell at kay Rachel. At ayun nga, nakakatuwa, no, mga kalingap, na pagdating ng time is sasagutin niya rin daw si Rowell. O, diba? Nakakatuwa naman, mga kalingap, no? Ano kaya yung naramdaman ni Rowell, mga kalingap, nung mapanood niya itong video ni Rachel? Just comment down below, mga kalingap, kung ano yung masasabi ninyo, no? Ano yung sa tingin nyo na naramdaman ni Rowell? Kumakabug-kabug ang dibdib. So, nakakatuwa, no, mga kalingap, na talagang pagdating ng panahon ay magiging sila, o, diba? Ano si Rachel, no? Ano siya yung mag-isip siya is talagang yung matured, no, mga kalingap. At saka, yung pangarap niya is talagang yun ang focus niya, no, mga kalingap. Focus niya yung pag-aaral niya. At saka yung mga nambabas dyan sa kanya, wag na lang niyang pansinin, no. Natuwa ako dun sa kanilang motto ni Rowell, no. Embrace positivity, avoid negativity, o, di ba? Nakakatuwa, no? Yung maganda yung kanilang motto, mga kalingap, dahil maganda yon, may motto sila, mayroon din silang mission at vision sa kanilang mga pangarap. Nakakatuwa lang na marinig mula kay Rachel na sinabi ni Rowell na si Rowell ang bahalang mag yung paghandaan o mag-invest kung ano man yung mga pangarap nila sa buhay, is si Rowell ang bahala. At si Rachel, mag-aral lang siya, no? Tuparin niya yung kanyang mga pangarap, o, diba? So, nakakatuwa, no? Na yung mga sinasabi ng iba na mga negative is wala lang masabi yung mga yon, no? Ingit lang sila, mga kalingap, diba? So, tama yung kanilang motto. Napakaganda ng motto nila, mga kalingap. At basta si Rachel, yung pag-aaral niya, yung i-focus niya, tama yung advice ni Vincent Caliada, no, na focus yung iyong pag-aaral, no. Ang pag-ibig is nakapag-antayan, no, sa tamang panahon. At saka masaya naman sila na ganyan yung kalagayan nila, yung sitwasyon nila, yung mag-best friend muna, at yung closeness nila ay talagang nadidevelop po, mga kalingap. So ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At lagi natin suportahan Val Santos Matubang, Kalinga Frab, at Edna Vlogs. Support din po natin Vincent Caliada. So
So maraming maraming salamat po at hanggang sa muli. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!